Pinagtulungan nga itong si Lilet dito ni Era at itong si Tixie. Kung kaya't hindi naman siya nagpapatalo. Ginantihan niya ang dalawang ito na hindi alam ni Lilet ang mga ito ay kanyang mga half-sister. Lalong-lalo na itong si Era na hindi matatanggap ang katotohanan yun. Hindi niya hahayaan na magdugtong ang kanilang mga koneksyon. Ayaw niyang malaman ni Lilet ang katotohanan. Dahil insecure na insecure itong si Era dito kay Lilet. Bigla na lamang nagulantang ang lahat matapos biglang may sumigaw sa cubicle ng CR. At dito nga'y lumabas bigla itong dalawa, si Trixie at itong si Era na basang-basa ang mukha. Maging itong si Lilet na basa din ang pagmumukha. Tinanong sila nitong si Calorena kung ano ang nangyari. Di sinabi ni Trixie ang katotohanan. Sinabi nito na kaya umano sila nabasa dahil meron umanong nasira na faucet sa loob ng CR. Agad namang nagtanong itong si Calorena dito kay Lilet. Sinabihan niya ito na magsabi ng katotohanan kung ano ba talaga ang totoong nangyari dahil sa kanyang pakiramdam. Ay merong hindi magandang nangyari sa loob kung kaya't may sumisigaw. Kung kahit ang kanilang itsura ay tela nag-away. Subalit itong si Lilet ay naaalala pa rin ang kapakanan ng kanyang kapatid na si Trixie. Naisip niya na itakpan na lang ang mga nangyari. Hindi niya sinabi ang totoo na nag-away talaga sila. Nagsang-ayon siya sa sinabi nitong si Trixie. Bagay na hindi naniniwala itong si Calorena. Tingin niya ay may nangyayari talaga. At sa tingin niya ay pinagtutulungan nila Trixie at Era itong si Lilet. Maya-maya pa nga ay dumating itong si Maredet upang ipagtanggol ang kanyang anak. Mali umano na akusahan ang mga tao na walang matibay na dahilan. Ngunit git naman ito si Calorena na hindi pa ba sapat ang kanilang mga itsura upang masabi na sila ay nagsisinungaling at talagang nag-aaway. At dahil nga sa siya ay abogado, hindi naman siya agad basta-basta naniniwala dahil lamang sa nalabasa sila ay nag-aaway na agad. At nagsalita naman ang mga ito at nagsang-ayon naman itong si Lilet sa sinabi nitong si Trixie kung kaya't ano pa ba ang kanyang pinagdududa. Ang nagawa itong si Calorena, kundi sinabihan na lamang niya itong si Lilet na sa susunod na pag may gumawa ng hindi maganda sa kanya at kapag nasaktan siya ay huwag magkamali o huwag magdalawang isip na tawagin siya dahil hindi niya palalagpasin ang mga tao na alam niya na hindi gagawa ng mabuti at insecure sa kanya. Nasa ginawa nitong si Trixie at nitong si Era ay nagambala ang dapat na tawag nitong si Ramir kung saan sasabihin na nga sana nitong si Ramir ang katotohanan tungkol kay Maredet at tungkol sa kanya. Subalit dahil nalalabuan nga siya at hindi niya agad narinig dahil nga medyo hindi pa maganda ang pagsasalita nitong si Ramir ay naudlot lalong-lalo na at dumating na nga ang dalawang impactita at pinagtutulungan na nga siya at nilalublob sa CR. Ang masama pa roon ay tuluyin na nasira ang naturang cellphone nitong si Lilet kaya hindi na nga siya matawagan nitong si Ramir.